Hello! Ang umaga ay gaganda, ang buhay ay sasaya dahil si Jesus ay ating kasama sa bawat umagang kay ganda. Dito ni Sharon po, your devotion leader for today. Mapagpalang umaga, bawat araw ay puno ng pag-asa. Si Jesus ay kasama, pananalangin at pagsamba. Si Jesus ay kasama sa umaga ay ganda. Good morning po mga ka-faith and welcome uli sa Tuesday edition ng ating morning devotion. Si Jesus ay kasama sa panalangin at pagsamba sa umagang kay ganda. It's another blessed day, muli mapagpalang umaga ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Truly na ang bawat gising ay isang pagpapala. Lalo higit sa mga kapatid natin na nagsa-celebrate ng kanilang birthday today. Kaya binabati natin sila today, October 5. Unahin na po natin si Deaconess Nancy De Leon. Ate Nancy, happy birthday sa iyo! Ganun din sa kapatid na Elshon Mendel De La Cruz, kapatid na Carol Villarosa, and Deaconess Myra Ducan. Happy, happy birthday po! Ang panalangin ko ang lahat ng panalangin ng inyong puso, ang lahat ng kahilingan ng inyong puso ay ipagkaloob ng Panginoon, kalakasan, maayos na kalusugan ay sumainyo. And today also, October 5, ay aking inaalala ang aking ina na nagsa-celebrate din ng kanyang birthday ngayon sa heaven. Ika-limang taong birthday niya na sa heaven. So, happy birthday sa aking mama sa heaven. Ayan, sa ating pong pagpapasimula, nais ko po kayong handugan ng isang awit na noong ako ay kabataan pa, madalas kong naririnig ito tuwing altar call. Or di kaya naman, pag merong patay, inaawit din po ito. Isang awit na nag-i-encourage sa atin na tumugon sa tawag ng Panginoon. Na huwag daw nating antayin na mawalan tayo ng pagkakataon. Kaya isa sa mga lyrics ng song, ang sabi niya, kung hindi ngayon, kailan pa? Kasama ko po sa awiting ito si Kuya Alan Kapili na siyang nag-accompaniment sa akin. Maraming salamat Kuya Alan sa pagsama sa akin sa awiting ito. Mga kapatid, pakinggan po natin ang awit, kailan pa. Thank you.
sa mapanghamon at mapagpalang minsahe ng awit na ating napakinggan. Magpatuloy po tayo sa panalangin. Tunay aming Panginoon na ikaw ang aming pinupuri at itinataas sa umagang ito. Salamat sa panibagong buhay, kalakasan, panibagong umaga na ibinigay mo po sa amin upang kami po ay makapaglingkod sa iyo. Dalangin po namin ang inyong pangunguna sa amin sa oras na ito. Samahan mo po kami sa pakikinig ng iyong mga salita. Ikaw po ang mahayag, ang iyong mensahe, Panginoon, ang sumaamin. Pagpalain mo ang mga kapatid ko na nanonood sa oras na ito na kasama kong nagdi-devotion. Nawa ang bawat salita na manggagaling sa aking bibig, Panginoon, ay iyo pong pagpalain. Ikaw po ang marinig at ikaw ang makita. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa iyo ang kapurihan sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, ang pagbabatayan po ng ating maikling mensahe sa umagang ito ay mula po sa aklat ng Marcos chapter 8 verses 34 to 35 at ganito po ang sinasabi. Pagkatapos, tinawag niya ang tao pati na ang mga tagasunod niya at pinalapit sa kanya. Ang sabi niya sa kanila, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat unahin ang sarili. Dapat ay handa niyang harapin kahit ang kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad maligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Mga kapatid, ang ating pong tema sa umagang ito ay handa ka na bang sumunod? Handa ka na bang sumunod sa Panginoon? Etong month ng October po, ang pinaka-topic po natin ay commitment and dedication. Ang ating devotion title for the day, handa ka na bang sumunod sa Panginoon? Ang katagumpayan ng lahat ng ating ginagawa ay lagi pong nagsisimula sa paghahanda. Bago tayo sumabak sa anumang gawain, nag-prepare muna tayo. Halimbawa, bago tayo ay magluto, mahalaga muna na ihanda natin ang lahat ng ingredients. O kaya, hindi pwedeng pag nakasalang na yung mga sahog, saka mo palang ihahanda. O kaya ay kulang pa pala yung mga kailangan mong ingredients. Hindi pwedeng ganun, dapat nakahanda ka na. Ganun din, kagaya din sa mga manlalaro, ano po, sa mga atleta, kailangan nila ng preparation, ng maraming preparation. Sa ating pong devotion sa araw na ito, pag-usapan po natin ang ilang simpleng katotohanan na dapat nating maunawaan, isaalang-alang at paghandaan kapag tayo ay pumapasok sa isang gawain ng pagtatalaga o sumabak sa larangan ng pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. Una pong punto na nais ko nang bigyan ng diin. Una, dapat ay lubos nating nauunawaan ang pagsabak natin sa paglilingkod. Bago nating ibuka ang ating bibig na yes Lord, susunod ako, mahalagang ganap nating nauunawaan ang ating inoohan, ang ni-yes Lorder natin. Kaya ang Panginoon ay hindi nagkulang ng pagpapaalala sa kanyang mga alagad tungkol sa mga dapat nilang malaman sa pagsunod sa Panginoon. Isang napakalaking pribilehiyo ang makapaglingkod sa Panginoon, di po ba? Ngunit ayaw ni Lord ang klase ng paglilingkod at pagsunod na nakabase lamang sa ating sarili at sa ating mga feelings or emotion. Pag itinilaga natin ang ating sarili sa isang paglilingkod, hindi dapat na nakabase kung kailan lang natin gusto. Ang commitment at ang pagtatalaga, gaya ng pag-awit o pagtugtog, o di kaya pagtanggap ng posisyon o katungkulan, o pagkukumit ng ating sarili sa gawain sa simbahan, hindi sa tao tayo nagkukumit. Ito po yung mahalagang maalala natin na hindi tayo sa tao nagkukumit, kundi sa Panginoon. Sa simula pa lang ay dapat na malinaw na sa atin kung ano ang gusto natin gawin. At kung kanino natin itinatalaga ang paglilingkod o ang ating mga ginagawa. Kanino mo ba ginagawa yung bagay na yon? Marami ang nagsasabing gustong maglingkod sa Panginoon pero hindi nauubusan ng dahilan ng kondisyon bago sumunod. At madalas, ang kondisyon ay pabor sa ating sarili kung saan lang saya pwede, kung kailan lang saya maluwag. Kaya nga very clear ang paalala
ng Panginoon doon sa Lucas chapter 14 verse 26. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit kaysa sa akin. Ayan po yung una, dapat maliwanag para ba kanino yung ginagawa nating pagtatalaga, para ba kanino yung ginagawa nating paglilingkod. Pangalawa po, kailangan meron tayong matatag na desisyon, firm decision. May awiting pambata na nagbibigay sa atin ng paalala tuwing tayo ay nagde-decide. Ang sabi ng kantang iyon ay mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Pero ang tanong, ginagawa ba natin yung sinasabi sa awit na ito? Nagagawa po ba natin ito? Talaga bang pinag-iisipan natin mabuti ang mga commitment na pinapasok natin? Naglalaan po ba tayo ng panahon para magmuni-muni o mag-reflect tungkol sa mga bagay na kailangan nating pagdesisyonan o gusto natin ay agad-agad, action agad? Kaya sa gospel, sa binasa po natin ngayon, ipinakita ng Panginoong Hesus ang tagubilin kung talagang nais nating maging alagad niya. At hindi tayo dapat ma-discourage in serving Him. Naalala ko yung kwento ng binatang mayaman na nagtanong kung paano daw siya makakapunta sa karan ng Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon, sa simula, parang nakita mo, interesado siya. Pero nung sinabi ng Lord, ang mga kondisyon na, una, sabi, nagawa mo na ba yung mga 10 utos, yung kautosan ni Moises, sabi niya, oo. Pero yung last na sinabi ng Panginoon, sige, ang iyong mga kayamanan ay ibigay mo, dun siya hindi handa. Hindi niya handang gawin iyon. Ang tanong, ganun din tayo. Kaya ba nating talikdan ang mga bagay na ito? Kasi yung mayamang lalaki na yun na lumapit sa Panginoong Hesus, hindi siya handang talikuran ang mga kayamanan na meron siya. Mananatili pa rin bang may saya sa ating paglilingkod kapag meron ng mga bagay na sinasaalang-alang at kailangan nating isacrifice sa paglilingkod? Ilan lang ang mga katanungan ito na dapat ay maliwanag sa atin ang sagot? We must have a firm decision, knowing na merong tatlong bagay na maaari nang mangyari sa atin. Una, denial you must embrace. Yung denial na kailangan mong yakapin, hindi na ang sarili mo ang lagi mong uunahin, kung hindi ang Panginoon na iyong pinaglilingkuran. Sa buhay mo, in everything you do, you will seek God first. Pangalawa, after ng denial ng sarili mo, yung suffering you must experience. Dapat handa tayo na makaranas ng mga paghihirap. Napag-aralan po natin yan sa mga nakaraang devotion natin, na ang buhay Kristiyano ay hindi hallelujah lang. We face suffering, we face trial. Gaya ng mga kwento ng mga unang alagad na nag-suffer, nakaranas ng mga suffering sa kanilang pananampalataya. May posibilidad din na dumanas tayo ng iba't ibang pagsubok at hamon ng buhay sa paglilingkod. Kaya dapat handa tayo na harapin ito. Hindi porke itinalaga natin sa Panginoon ang ating buhay ay excuse na tayo sa mga life suffering. Hindi po. Kasama yon sa pagtugon natin ng yes, Lord, yung suffering that we must experience. Pangatlo, direction you must follow. A direction you must follow. Sa pagtatalaga natin ng ating buhay sa Panginoon, ang direksyon natin ay naiiba. Ang direksyon ay naiiba sa direksyon ng maraming tao, because we are called to live a holy life. We are called to not conform to the pattern of this world. We are called to be transformed. Ang daan ng kabanalan na ang dapat nating sundin. Panghuli pong punto, mga kapatid. O, sa Panginoon natin, hanapin ang ating kaligayahan sa paglilingkod. Minsan may mga pagkakataong ang buhay paglilingkod natin ay naghihintay tayo ng papuri o pasasalamat. Hindi naman natin hinahangad ito lagi. Pero somehow, sa deep inside sa ating mga puso at kaisipan, ay iniisip natin na kahit man lang minsan mapapurihan at mapasalamatan tayo sa ginagawa. Naturalesa to sa tao, aminin po natin, hindi po ba? Pero hindi ito nangyayari at tayo ay naghahanap o minsan ay nasasaktan pa nga, kasi feeling natin, we give the best effort, we give everything na pwede nating ibigay, pero parang hindi pa rin sapat, hindi pa rin pansin. At ang nakakalungkot, nakaka-disappoint, minsan ay ayaw na nating magpatuloy sa paglilingkod, kasi minsan
hindi pa yung kabutihan ang nakikita sa ating paglilingkod kung hindi yung mali pa. Pero kapatid, sabi, we must delight ourselves to God. Sa Panginoon natin, hanapin ang ating kasiyahan, ang ating kaligayahan, hindi sa tao. Dahil kung sa tao, ang ating pagtatalaga at paglilingkod ay nakapokus sa tao lang para ma-please natin sila, hindi sasapat. Ang anumang gagawin natin, laging kulang at kulang pa rin. Minsan nga, gumagawa na tayo ng kabutihan, mali pa rin ang nakikita ng tao. Kaya sa Diyos natin, hanapin ang ating kaligayahan. Kay Lord tayo mag-seek ng approval, hindi sa tao. Nothing, remember this quote, sabi, nothing you ever do unto the Lord is ever wasted. Everything is seen, everything is known. Ang mga taong si Lord ang naging kaligayahan at kapunuan sa kanilang buhay. Usually, hindi man sila tipong laging sagana materially, pero masaya pa rin silang naglilingkod. Ang paboritong madalas kong sabihin, masayang maglingkod ng masaya. Mga kapatid, masayang maglingkod ng masaya. Tayo ay tinatawagan na patuloy nating italaga ang ating buhay sa Panginoon. Ang lahat ng ating ginagawa at paglilingkod ay iukol natin sa Panginoon at hindi sa tao. Mahirap man ang sumunod sa paglilingkod, makakaasa tayo na kasama natin ang Panginoon. Masayang maglingkod ng masaya kahit may paghihirap. Alam ko, marami sa ating may karanasan ganyan. Pero mahirap, masaya ang maglingkod sa Panginoon. Masayang maglingkod ng masaya. At ito ang panawagan ng Panginoon na patuloy nating italaga ang ating buhay sa paglilingkod sa Kanya. Patuloy nating italaga ang ating buhay sa mga kaparaanang inihanda ng Panginoon para sa atin. Mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, tayo po ay manalangin. Patuloy nating ipanalangin ang ating kalagayan. Nalalapit na po ang eleksyon. Napapanood natin sa TV ang kalagayan ng ating bansa. Let us pray na ang ilagay ng Panginoon ay yung ayon sa kanyang kalooban na makatutulong sa ating bansa at sa kalagayan natin ngayon na hindi pa rin natatapos ang pandemya. Let us pray, huwag tayong magsawang manalangin sa mga kapatid natin na nasa balig ng karamdaman. Patuloy nating ipanalangin sila na may sakit, sila na nangangailangan. Samahan niyo po ako manalangin, mga kapatid. Pinupuri ka namin, aming Panginoon, Ikaw ang Diyos na sa amin ay tumatawag sa pagtatalaga ng aming buhay, Panginoon, at paglilingkod sa Iyo. Lord, thank You for the opportunity to serve You in many ways, Panginoon, na inihahanda mo kami. Alam po namin, O Diyos, hindi ganong kadali na italaga ang aming mga buhay sa paglilingkod dahil ang paglilingkod, Panginoon, ay hindi laging masaya. Pero alam namin, kasama ka po namin. Sa gitna ng hirap at pagsubok, Panginoon, Ikaw pa rin ang naglalagay ng kapayapaan at kagalakan sa aming mga puso upang patuloy kaming maglingkod sa Iyo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ibinibigay mo sa amin na kami ay maglingkod, makalapit sa Iyo. Salamat sa pagkakataon din, Lord, na kami ay makadulog sa Iyo sa panalangin. Bago pa man kami lumapit, Panginoon, nalalaman mo na po ang dalangin ng aming puso. Ang kalagayan, ang sitwasyon ng aming bansa. Patuloy pa rin po kaming naharap sa pandemya. Marami sa aming kaibigan, kamag-anak, kasama sa simbahan, Panginoon, na nasa barig ng karamdaman na infected ng COVID, Panginoon. At may iba't ibang karamdamang pisikal, O Diyos, maging emotional and mental, Panginoon, Lord. Ipatong mo po ang iyong mapagpagaling na kamay sa kanilang buhay at maranasan po nila yung biyaya ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Panginoon, yakapin mo po sila, pagalingin mo po sila. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot at sa iyo ay wala pong imposible. Dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, patuloy ang kalagayan ng aming bansa. Sa nalalapit na eleksyon, Panginoon, maraming kaguluhan sa aming paligid, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na pagkalooban mo kami ng wisdom na nagmumula sa iyo upang sa pagpili ng bawat Pilipino, Panginoon, na iahalal ay yung naayon sa iyong kalooban.
We pray, Father God, sa mga leader ng aming bansa. Sila na nakaupo, sila na naghahangad na magkaroon ng pwesto. Father God, ilagay mo sa kanilang puso yung desire na maglingkod ng tapat sa tao at sa Diyos, Panginoon. We pray, Father God, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na magkaloob ng karunungan sa mga may katungkulan na ito, Panginoon, kung paanong patuloy na pamamahalaan ng aming bayan. Dahil higit, Panginoon, patuloy pa rin po kaming umaharap sa pandemya. Lord, salamat po. Alam po namin na mahal mo ang bansang Pilipinas. Alam po namin na ikaw, Panginoon, ang maglalagay ng mga tao. Ikaw ang tumatawag at ikaw ang pumipili, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy kaming napaalalahanan ng iyong mga salita. We pray, Father God, na ang bawat salitang ito, Panginoon, na naririnig ng inyong mga anak ay patuloy po na mangusap sa kanila, patuloy na maging kalakasan at maging hamon na patuloy po nilang italaga ang kanilang buhay sa iyo. Ang mga kapatid ko, Panginoon, na kasamang nananalangin ngayon na mayroong mga prayer request, Panginoon, anuman ito, hindi man po namin mabanggit, ang iba ay tinatay, Panginoon, sa chat box, Father God, hear our prayer, Lord, pakinggan mo po ang panalangin ng aming mga puso. At tugunin mo po ito sang-ayon sa iyong kalooban para sa amin. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Samahan niyo po kami sa maghapong gawain, sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito. We commit to you, Panginoon, everything na gagawin po namin sa araw na ito at sa mga susunod pa. Sa iyo ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Muli, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin every Tuesday. Magkita-kita po ulit tayo every day. Samahan niyo po kami tuwing 7 a.m. And please don't forget to like, share, and subscribe ang ating pong Facebook and YouTube account para marami pa tayong mga kapatid na makarinig ng mabuting balita ng Panginoon at para lagi po kayong updated sa ating mga online activities. Lalo po ngayon, this month of October, ay mag-celebrate na tayo ng ika-123rd anniversary. Patuloy po namin inaanyayahan to please stay tuned po sa ating mga online activities. Thank you so much po. Please keep safe and healthy and don't forget, every gising is a blessing. Goodbye. God bless you all.